Magandang araw mga angkol! Angkol! So ito yung ating 100 crystal variety. Isang napakaganda at isang sensitive na bulaklak. Pero ito'y napakabango. So, urasan niyo ako kung ilang minuto natin gagawin. So, ang ating sistema ng ating bouquet is kailangan flat na medyo nagka-carb ng konti at talagang level na level. So, ayan. So, sa mga gustong gumawa ng bulaklak, especially sa mga cowboy dyan, ayaw mong gumastos ng malaki, mas maganda kung ikaw ang bibili. At yung gusto mong magbigay ng malaking bulaklak, yung mga malahigante, ganito lang yung paggagawa. Mag-ano ka lang ng dispenser, maghanda ka lang ng dispenser, at yung tape na yung gagamitin. Mas maganda kasi pag ikaw ang gumagawa na ikaw nagbibigay. So ikaw may jowa ka, magpapagawa ka sa akin. Paano kung malaman ng jowa mo? E di sa akin nagkagusto yan. So mas maganda kung ikaw mismo lalaki, ikaw ang gagawa ng bulaklak. E pag nagawa mo yan ng maayos, di times 3 ang pag-inlove niyan sa'yo. E kung ikaw ay mag-order sa akin ng bulaklak at makita akong gumawa, e di sa akin na inlove yan. So mas maganda, mga lalaki ha, kasi sabi nga nila, pag marunong gumawa daw ng bulaklak, bakla. Hindi bakla, kadalasan kong kilala na florist, mga flower maker, mga lalaki. So, 14 kaming piraso dito, walang bakla na gumagawa. Sa mga ibang flower shop, siguro mga bakla. So, dito walang bakla. Hindi ka bakla pag ikay marunong ka gumawa ng bulaklak. Asawa ko nga, proud na proud sa akin na gumagawa ko ng bulaklak. Hindi kaya sabihin ng bakla pag ikaw ay marunong sa bulaklak. So, ang point ko dyan, pag ikaw mismo ang gumawa ng bulaklak na pangregalo mo sa iyong minamahal sa buhay, edi dagdag points yun. Edi nabighani yan. Katulad ito, laki ng katawan. Tingnan mo, gumagawa yan ng 200 pieces. Yan ay mga bago naming mga tagagawa. Ayan. Nagpaalam. Sabi niya, akong gagawa. Sige, gawin mo para matuto ka. Itong ang ibang hasang, natututo. Tayo pa kayang mga Pilipino. Kaya, tayong mga Pilipino, napakadali nating turuan. Kahit pagmasdan lang natin, alam na natin. Basta ang importante, sa paggagawa ng bulaklak, kailangan tanggal yung tinik. Makikita nyo, malinis na yung ibaba at wala nang tinik. Kasi pag meron yan tinik, nako, baka ihampas ulit yan ng iyong jowa pag ibigay mo na may tinik, pag matusok yan. So, yan, tuloy natin ang ating kwentuhan. Ang ating, is mas maganda kung marunong kang gumawa ng bulaklak. Higit sa may inlam sa'yo, ng times 3 ang iyong jowa or asawa, di pwede mo pang gawing negosyo. Kasi ang paggagawa ng bulaklak, pwede kang gumawa ng surprise business, yung car trunk, yung binubuksan, yung uso ngayon, yung sa likod, ginagawa, sinosurprise, di ba? At saka pwede kang gumawa ng money bouquet, di ba? Pag gumawa ka ng money bouquet ngayon, naku, napakatindi, magandang negosyo yan, mga idol. So, ayan yung mga tips ko sa inyo. So, ilang minutes na tayo. Just imagine, itong ating ginagawa is 100 piraso na crystal variety. Bibihira lang ito na variety kahit sa Pilipinas, bibihira mo lang itong makita. Kasi makikita mo lang sa Pilipinas, pink, hindi na nga pinapansin yung mga variety-variety sa Pilipinas, basta bulaklak, okay na. Basta sinabi nilang Holland, ayos na. Hindi nila alam, napakaraming variety ng rosas. Katulad nito, ikita nyo, crystal variety, napakarami lahat ng variety ng rosas ay makikilala nyo kung kayo ay manonood sa akin. What's that, bro? Tulad ngayon, mayroong 200 rosita na bulaklak. Yung rosita variety, kahit i-search nyo, may pagka-purple siya. So, tuloy natin ang ating pintuhan. Bibilisan natin kasi mayroong 200 na rosita. Nagkwento-kwento lang ako sa inyo. Since ito ay base yung ating gagawin, napakadali lang ito. Pero pag wrapping, katulad ng ginagawa yung nasa likuran ko, mamaya ipapakita ko sa inyo. Ayan, wrapping yan. Ganito lang yon. Kaso malaki lang yon.
Ganito lang. Kaso malaki 'yon at may wrapping, kaya medyo matagal 'yon at 'yun pang regalo talaga 'yon. At saka kadalasan namin ginagawa dito ay round booking. At kung makikita niyo yung round namin, talagang walang up and down na tinatawag. So, tingnan mo si paring master, lalaki yan, hindi yan. Lalaki ka, Lodge? Opo, sabihin mo. So, ayan. Pag marunong kang gumawa ng bulaklak, edi plus 10 ka sa langit. O, si paring Alger, lalaki yan. Eh, hindi yung bakla. Lalaki ka, my friend. Hindi ibig sabihin na marunong kang gumawa sa bulaklak. Bakla ka. Pero noong katrabaho, ang tagal-tagal na sa ano. Shout out yung manonood ko ngayon. Huwag kang mahiya kung ikaw ay marunong sa bulaklak. Hindi ka bakla. Lalaki tayo. Again. Lalaki tayo. So ngayon, ay tapos na ako habang tayo nagkikwentuhan. Ilang minutes lang, natapos na natin. So since ito ay base, wala itong wrapping. Tama. Kasi base nga eh. So ipakipakita ko sa inyo, itong nasa likuran ko, na gumagawang tagal-tagal. Eh, kasabayan ko, wrapping lang yung ginagawa niya, hindi niya gumagawa ng bukit. Talagang pag-wrapping lang. Nako, kanina, ayos yung pinakita niya kanina sa akin. Tapos ngayon, ang liit-liit na. Unano eh. May sabihin kong bakit unano. Pongkok. 1 minute bro. Yo, check there in the camera. We will check. Ang sinasabi namin pongkok, yung paa ng ano niya is maiksi. Pero okay na rin yun. Kasi napakalaki ng kanyang buki tapos maiksi. Pero panalo na rin. Pwede na. Hey bro, show it to the madlang people. So this is the ribbon rope. And show it this one. Like this. This is a 200 Rosa Prima variety. This is a Vindela. Yeah. Good bro. No problem. Kalas. So, ayun. Picture na yun, oh. Don't know. Laki ng tao na yun, pero pinapasan pa yung book, eh. Laki ng bulas. So, ayun. At ito naman, si paring Alger, siyang tumira, eh. Siyang nanalo sa, ano yun, siyang nanalo sa bidding. Siya ang gagawa ng 200 Vindela. Pakita mo, Lods, kung ano yung Vindela na variety, Lods. So, iano mo sa kanila. Ayan yung Vindela na kulay. So, sa Pilipinas kasi, akala mo, pag sinabing pink, red, rose, white, and pink, yellow, remove more legs, Jamil! Alam nyo, ang bawat rose ay mayroong variety na tinatawag. So, ayan. Wow! So, ang ginagawa natin is uhugasan muna natin yung ating steam sa tubig para matanggal yung mga pinagputulan, yung may mga konti-konting mga ano-ano dyan, mga agop-op o mga tartar o nakuha. So, ngayon, ilalagay na natin sa malinis at clear na tubig. So, since medyo marami ang tubig at umaabot sa roof, babawasan natin ng konti. So, ayun, tamang-tama, panalo. Ngayon, dadalhin ko naman ito sa ating picture area. Doon kung saan nangyayari ang pagpipicture ng mga bouquet at pagkatapos doon ay i-deliver nila sa mga customer. Nandito na rin yung mga driver. So, Rosita is Argent. Alger is making, no? Kung naririnig nyo ako mula dito sa aking, ano, kahit malayo ako sa kabilang kwarto, ay siyempre high-tech tayo eh. Naka, ano tayo, satellite. Excuse me po. Ano to, Lods? So, ipakita ko sa inyo dito sa loob. Dito nangyayari ang cleaning production na tinatawag natin. Baka hindi nyo alam. Lahat ng roses na ating ginagawa is nililinisan natin yan. So, kasama natin dito si... What is your name, bro? My name? What is your name? My name is Muhammad Intajar. Muhammad Intasar. And the other guy, what is your name? Jamil Akhtar. Jamil Akhtar. So, sila yung mga lahing pikotin. At ito naman, what is your name, bro? My name is Atawgan Akong Mangaon. Tawgan na rin ba tayo mangaon sila? So, ito yung 200 na roses. Ito na yung kulay. Vindela variety. So, ayan.
So, panalong-panalo, napakaganda. Siya yung tagatanggal ng tinik at saka yung leaves na ilalim, tatanggalan para pag naggawa is malinis yung roses at walang tinik. Para pag na-receive ng customer, hindi sila matutusok. So, ganito yung production na ating ginagawa. Mayroong taga-hilinis, mayroong taga-gawa. So, actually, kami mga Pilipino dito, mga taga-gawa kami. Talagang mga florist kami. Ito sila ay mga taga-linis. Pero, since ay hindi naman kami madamot, mabait kaming katrabaho, at tinuturoan namin sila para someday, pag kami na rin ang umalis dito, marunong sila, siyempre. At malaking tulong din yan para sa kanila. At hindi kami nag-ano kung kami ay magturo at matuto sila, wala akong problema, at least nakapag-share tayo kung ano yung ating mahalagang ma-share sa ating kapwa. So, napakabilis ni Paring Alger, oh. Tawagan ko mga on. So, ayan yung ating ginagawa araw-araw. So, kung gusto nyong malaman sa mga iba't-ibang arrangement, iba't-ibang size ng bouquet, kung i-check nyo yung aking YouTube, doon sa mga nauna nating mga videos, is mga naglalakihang bouquet yung ating mga ginagawa. So, scroll nyo lang, hanapin nyo yung may mga thumbnail na malalaki, yun yung ating mga 200, 300 na ating ginagawa. 300 in just one bouquet, just imagine. Ganyan tayo katindi ng mga florist. Kasi hindi lahat ng florist ay gumagawa ng ganyang kalaki na bulaklak. Kasi kung ikaw florist, kahit ilang taong ka na, pag hindi ka gumagawa ng ganyang kalaki na bulaklak, ganyang kalaki na booking, medyo mahihirapan ka. At kung ikaw ay magtitesting, nandyan yung ating mga magagaling na mga florist, eh medyo manginginig ka. Dito kasi sa amin, malakihan. Wala kaming maliit. Ang pinakamaliit namin na booking is 50 pieces lamang. Just imagine, 50 piraso na rosas, iyan ang pinakamaliit namin na rosas na ipinapa-order. So, wala kaming 10, wala kaming 1 dozen, wala kaming 20. Ang minimum order namin is nasa 50. Wala din kaming 60, wala kaming 25, wala kaming 70. Ang aming per order dito is 50, 100, 150. Ganyan yung aming mga bouquet. 200, 250, walang 201, 200, malang ganon. Pero kung yung customer naman ay talagang regular customer, meron naman. So, katulad ng meron silang pinapagaya na kailangan hindi pababayan ng 50. Katulad ng 101, ganon. 120, ganon. Basta pinakamababa, minimum order is nasa 50 piraso. So, paano? Medyo mahaba-haba na yung ating kwentuhan at ayun, baka gusto nyong makita yung ating mga iba pang buki na nandoon. So, ipapakita ko sa inyo, ipapasilip ko sa inyo. At baka sabihin nyo, maliit lang yung ating buki. Yung aming buki dito is napakarami. Dito ka muna. So, ayan. Ang ginagawa ni Paring Alger, 200 dyan. Pugi ni Paring Alger, no? Lalaki yan. Yung iba gumagawa. Oh, I will make this one, bro. Next. So, nandyan yung mga taga-picture. Ayan. Nandyan yung mga, kundi na lang backup namin kasi busy-busy kami yung araw. At since, come here, bro. Since bago yung ating shipment ngayong araw, is ganito karami yung ating bulaklak. Pati dito sa sala, is napakarami. So, ayan si, Tambi. Yan. Wow. Very big. Yan yung 200. So, panalo. Aywa. So, dito pa sa loob ng kwarto na ito, punong-puno ng bulaklak. At ito si Tadjo. Too much dami order. I will come, bro. So,
Ayan, ganyang karami yung ating bulaklak. At lahat, memorize natin yan, lahat ng variety ng rose. So, since marami yung ating order, ako muna ay pupunta doon para gumawa. So, hanggang sa muli, kung gusto nyo matuto sa paggawa ng bulaklak, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Magandang araw at mabuhay po lahat ng ating mga kababayan.